Sa atin naman pong pagbabalik sa kasaysayan, alamin naman natin ang kwento ng Battle of Binakayan sa Kawit, Cavite, kung saan po nagtagumpay ang Katipunan. Narito po si Shaw Chua para sa Shaw Time. Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Shaw Time! Noong November 11, 1896, nagtagumpay ang Katipunan sa Battle of Binakayan sa Kawit, Cavite laban sa mga Espanyol. Ito ang tinuturing na isa sa unang malaking tagumpay ng himagsikan laban sa mananakop at pinangunahan ito ni General Emilio Aguinaldo. Paano nangyari ito? Noong November 8, 1896, dumating sa mga dalampasigan ng Binakayan ang isang batalyon ng mga sundalo ng Espanya. Karamihan sa kanila, mga Indio rin na may mga suportang kanyon at nakubkob ang mga kuta ng mga revolusyonaryo kinabukasan. Dadalawang pulutong lamang sila, ngunit kahit na nakuha na ang kanilang trinchera, hindi sila tumigil. Kagagaling lamang noon sa laban ng Batangas ni General Candido Triaterona nang samahan sila at mapasabak ulit sa labanan sa Binakayan alas 4:30 ng hapon noong araw na yon. Subalit, napagod sila at nagsipagpahinga. Kinabukasan, dumating ang tropa ni General Crispolo Aguinaldo at sabay-sabay na nilang inatake ang napakalaking puwersang Espanyol. Nang matapos ang labanan, 600 na mga bangkay ang natagpuan. Tinatay 500 ang namatay sa mga puwersa ng Espanyol, kabilang na ang isang komandante, isang kapitan, ang hepe ng Marine Infantry at 6 na tiniente. Nakuha nila ang 26 na bihag, 200 mga baril na Mauser at Remington, ilang kanyon, mga gamit pang inhinyero, daang-daang provision at supplies, at libo-libong mga bala. Sa kasamaang palad, si General Candido Triaterona na nagpapahinga sa ilalim ng isang puno ay natsyempohan ng isang Espanyol na at sinaksak siya sa ulo. Patay. Sa katotohanan, may kasabay na tagumpay ang labanan sa Binakayan na hindi gaanong nababanggit. Ang labanan sa Dalahican, Noveleta, may 6 na kilometro mula Binakayan. Nabawi ang mga kutang revolusyonaryo sa pamumuno ng mga magdiwang na sina General Santiago at Pascual Alvarez, General Artemio Ricarte, General Mariano Riego de Dios at General Gregoria Montoya na sa kasamaang palad ay namatay din sa labanang iyon. Ito ang pinakamalaking pagkabigo na Gobernador General Ramon Blanco na mismong nanguna sa laban. Nagisikreto ng mga taga-Cavite noon ang mga western style na mga trenches na itinatag ng inhinyerong nag-aral sa Belgium na si Edilberto Evangelista. Sa kasamaang palad nang lumusob ang mga bagong puwersang Espanyol, ang marami ay pinabalik ng Maynila mula sa pagkikipagbakbakan sa mga Moro. Ang mga trincherang nagpanalo sa Cavite ay makukubkob din sa mga susunod na mga buwan dahil madaling palibutan ng mga ito, kabisado ang estilo at nagamit pa ng mga Espanyol. Ngunit ang labanan sa Binakayan ang nagbigay ng status noon kay General Aguinaldo bilang buhay na alamat at magaling na pinuno na nauna nang nagtagumpay at nakuha pa ang espada ni General Ernesto de Aguirre, Chief of the General Staff ng Puwersang Espanyol sa Pilipinas sa labanan sa Imus noong September 3, 1896. Isang espada na gawa sa Toledo, Spain noong 1869 ang taon ng kanyang kapanganakan. Nagpatunay din ito sa tapang at galing ng mga anak ng bayan noong himagsikan. Ito ang dapat nating sariwain kasi naman kadalasan kasi mas naalala pa natin ang ating mga pagkatalo. Ako po si Shaw Chua, Pas Television ng Bayan. And that was Shaw Time.